Yun. Nakamas tayo, ano. Lumabas na nga si Silueta, no. Ito ngayon ang problema nung grupo ni Secretary Boying, no. Kasi inaasahan nila itong si Silueta ay mag-turn again sa General Bantag, no. At ilang naman kasi pag-asa nila rito yung mag-turn again si Silueta kay Bantag, kay General Bantag. At kaya nga itong si Attorney Calvo mukhang tanga na nananawagan siya na sumuko daw sa kanya si Silueta, no. At siya daw ang bahala, ay papasok daw sa witness protection program. Akala mo naman ikuloko yung gunggong itong si Silueta, na parang pag sinabi mong sumuko ka sa akin, ako bahala ngayon kumuha na ng kanya sariling abogado. Of course paglalaban niya yung sarili niya. At kasi ang gusto lang naman mangyari ng mga ito para idiin nila si Bantag, ay si Silueta lang naman ang pwede nilang gamitin dito na matibay na kakampi para ma-pin down nila si General Bantag, no. Kaya nga kung papansinin mo, no, lahat na yata ng kaso ipinatong kay General Bantag, no. Ultimo nga, baka nga sa susunod, pati yung inaantay ko na nga lang, kasuhan nila na sexual harassment, sasabihin ang gahasa ng preso. sasabihin na si General Bantag ay silahis at ang gahasa ng preso. Inaantay kong ikaso nila at na para kumpleto na yung kalokohan nitong grupo na nung mabasa, di ba? Eh lahat na lang yata ikinaso, wala namang mga ebidensya, wala namang, sabi nga nila mismo, walang direct link. Tingnan natin kung iiral dito yung totoong batas, no. Kaya nga kung minsan kaya mabanggit nga si Joma Season. Alam mo nyo ba kaya lumakas si Joma Season, yung grupo ni Joma Season nung panahon ng Ferdinand Edralin Marcos? Dahil sa mga katulad nyo na nasa gobyerno, na ginagamit nyo yung batas para manggipit kayo ng taong kalaban nyo. Isipin mo, buti nga si General Bantag ay nagpapasa ilalim pa sa due process of law. Paano kung yan ay isang taong wala kakayahan na lumaban sa inyo, no? Saan pupunta yan? Mamumundok yung mga yan. Paano matatapos ang ating insurgency kung ganyan ang mga pag-uugali ng mga nakaupo sa gobyerno? Alam nyo, ang isang malaking dahilan kung bakit lumakas ang CPP-NDF nung araw, NPA, ay dahil sa mga katulad nyo na kayo mismo ang dapat tumutuklas ng tama at totoo, ay kayo pa yung gumagawa ng kasinungalingan. Isipin mo kung ano-anong ibinibintang nyo sa tao na wala naman kayong ebidensya pa na sapat, no? At puro sasabihin nyo, papatunayan nyo pa. Sinisira nyo na yung tao sa social media, paano ngayon niya kung mapatunayan na wala si kasalanan ito si General Bantag? Sinira nyo yung tao, di ba? Kaya, ewan ko, yung pagkamatay ni Joma Season, no? Hindi yan ang solusyon na bumagsak ang mga tao na lumalaban sa gobyerno. Ang dapat nyo solusyonan para mawala na yung mga rebelde o mga NPA na yan, ay ayusin nyo yung gobyerno, tanggalin nyo yung korupsyon, tanggalin nyo yung katiwalaan dyan, yung mga politiko manggagamit ng gobyerno, yung mga ganon. Kasi yun lang naman ang isang solusyon para matapos yung ating equal justice at equal pagtrato sa mga tao. Hindi yung pag kayo nakaupo, kayo ang
kayo ang puro tama, ipapatong yun ang ipapatong lahat ang gusto nyong ipatong. Hindi matatapos ang insurgency natin hanggang may nakaupong mga katulad nyong mga dilawan o kayong, basically kayo na nandyan sa gobyerno na hindi nyo pinaiiral ang batas ng pare-parehas. Puro sariling interest nyo ang pinaiiral nyo. Diba? Hindi mawawala yan, yung mga NPA na yan. Maaaring wala na yung ideolohiya nilang para sa magsasaka nung araw, no? Kasi hindi naman ano na. Kaya lang, yung iba kasi dyan, ang inanaing ng mga yan, hindi sila nakakakuha ng parehas na justisya. The same thing na ginagawa nyo kay General Bantag, no? Diba? Sa tingin nyo ba, parehas kayo kay General Bantag, no? Hindi kayo parehas kasi wala eh. Gawa kayo ng gawa ng akusasyon. Katulad nitong kalbong abogado na to, akala mo ko sila. Naku! Yan, si Sulweta, lumabas na, Attorney Calvo. Kala ko ba, sasabihin mo, nagtatago. O ngayon, ayan, sasabihin nyo, patay. O ayan, kayo ngayon ang patay.